Next po nating pag-aaralan naman po is yung tinatawag po nating May Ray Kay. Or kaya naman po sa English po ang tawag po dyan is imperative form. Okay? So meron po tayong May Ray Kay. Okay po? Or imperative form. Yun po ang sa English po niya. Ibig sabihin po ng May Ray Kay po, ito po is pautos po. Okay? Pautos po siya, kaya lang with a strong command po siya. Strong command po siya. Mostly po, ang gumagamit lang po nito is lalaki. Pero hindi lang naman po ito pang lalaki talaga. Mostly lang po, ito po is ginagamit lang ng lalaki. Okay po? Kaya lang nga po, meron pong iba't ibang gamit po itong May Ray Kay po. Okay? So, tandaan po ninyo ito ha. May Ray Kay po, ito po is imperative form. Ibig sabihin po ito, pautos po. Kung dati po, yung pautos po natin is nakatekudasay, ito naman po is naka-imperative form lang po. Pero ang ibig sabihin na po niya is pautos na po siya. Okay po? Kaya lang nga po, mas strong po ito kapag ginamit po ninyo. Okay? Ngayon, syempre, sa bawat group po, iba't iba po ng way po kung paano po kayo kung paano nyo po gagawin imperative form po yung isang verb. Okay po? So, meron tayong group 1, group 2, and group 3. Sa ngayon po, meron tayong group 1 dito. Sa group 1 po, ano pong gagawin natin? Sa group 1 po, para maging imperative form, ulitin ko ha, imperative form, ibig sabihin po nito is pautos. Pautos na po siya. Tandaan po ninyo mabuti yan. Para po siyang tekudasay, kaya lang mas strong po ito. Okay? Sa group 1 po, unang gagawin po natin is omit mas. Tanggalin mo natin si mas. Then change E sound to E sound. Tapos na po doon. Ibig sabihin, yung E sound, gagawin lang natin E sound. Okay? Halimbawa, meron tayong E, gagawin lang natin E. Meron tayong K, bago magmasa, gagawin lang natin K. Meron tayong G, gagawin lang natin G. Pero wala tayong dudugtong after nun. Okay po, ibig sabihin po, yung E sound, gagawin lang po natin E sound. Tanggalin si mas, E sound, gagawin E sound, naka-imperative form na po tayo. Okay po, ngayon, tandaan po natin sa group 1 po, tanggalin si mas. Then yung E sound, gagawin po natin E sound. Okay? Tingnan po natin yung una po nating example. Meron po tayo ritong kay mas. Okay? Kay mas, nang ibig sabihin po is to buy. Or ibig sabihin po sa Tagalog is bibili po. Okay? Ngayon po is gagawin po natin siyang imperative form. Okay? So kay mas po, kagaya ng sinabi ko, tanggalin muna po natin si mas. Pag tinanggal po natin si mas, meron po tayong kay. Okay po? E ngayon nga po, sabi sa imperative form, magiging imperative form po siya kapag po yung E sound, gagawin natin E sound. Okay po? Ngayon, syempre, gagawin po natin naman siyang E sound po. Kay po, yung E sound po ng E, yan po is E. So, yan po is magiging kay. Okay po? So, meron kayong kalmas na ang ibig sabihin is ay bibili. Kapag sinabi niyong kay, ibig sabihin po is bumili ka. Inuutusan nyo po siyang gawin po niya yung verb. Yun po ang ibig sabihin kapag naka-imperative. Kaya lang strong command nga po ito. Okay po? Kaya nga kay mas, kapag ginawang imperative yan po is kae. Okay po? Kae, ganun po yan. Okay po? So tandaan nyo lang po din. Siyempre, kailangan alam nyo din po kapag ginis na ka-dictionary form. Diba? Ang dictionary form po ng kay mas is kaw. Siyempre, dapat yung usang gagawing esang. Ganun din po naman siya. So kaw, magiging kae. Ganun po siya. Ibig sabihin po is bumili ka. Pautos po siya. Okay po? Next po natin. Meron po tayong machimas. Okay po? Machimas, syempre po, unang gagawin po natin is tatanggalin po natin si mas. Machimas, ibig sabihin po is to wait or mag-iintay po. Yun po ang ibig sabihin yan kapag nakamas. Kapag tinanggal po natin si mas, meron po tayo ditong machi. Okay po? So, meron po tayong machi dyan. Okay po? Kagaya nga po ng rules, yung isang po is gagawing esang. Sensei, ang isang po ba ng chi ay che? Hindi po. Di ba meron tayong ta, chi, ta, chi, tsu, te, to? Ibig sabihin, sa alphabet po natin, dun po tayo magbe-base. So, ang is, ang esang po ng chi, yan po ay te. So, meron po tayo dito mate. Okay po. So, machimas, kapag ginawang imperative form or may reike, yan po is mate. Okay po. Mate, nang ibig sabihin po is please wait or mag-antay ka. Antayin mo ako. Yun po ang ibig sabihin ng mate. Okay po. Ulitin ko po. Yan po is imperative or pautos po yan.
Next po natin is mamorimas. Mamorimas lang ibig sabihin po is to follow, ibig sabihin susunod po. Okay po. So mamorimas po, meron po tayong mamorimas, tatanggalin po natin muna si mas. Okay? Kapag tinanggal natin si mas, meron tayo dito mamori. Okay po. So mamori po, kagaya ng sinabi, isang gagawing e-sound. Ano po ba ang isang ang e-sound ni ri? So ra, ri, ru, re. So ang e-sound po ni ri ay re. So yan po is magiging so, mamorimas kapag ginawang imperative form, yan po is mamore. Okay po? Mamore, nang ibig sabihin po nito is sundin mo. Okay po? Yun po ang ibig sabihin po niyan. Tandaan ninyo, imperative po, yan po is strong command po yan. Kaya dapat yung voice po ninyo is parang strong din po. Hindi po yung mamore, hindi po pwede yung ganun. Dapat, mamore, mate, kay, ganun po yan. Pautos nga po yan. Okay po? Kaya nga po, more on tatandaan po ninyo, yan po is isang gagawing esang po kapag po group 1. So pag sinabing mamore, yan po is sundin mo or follow mo. Yun po, pautos po yan. Okay? Next po natin is asobimas. Asobimas. Okay po? So meron tayong asobimas po dito na ibig sabihin is to play or to enjoy oneself. Okay po? So ngayon, syempre, ang unang gagawin po natin is tatanggalin po natin si mas. Okay? Kapag tinanggal po natin si mas, meron po tayo dito asobi. Okay po? So asobi, meron tayong B. Isang po yun. So gagawin po natin esang para maging maker or imperative form. Okay po? So meron tayong B. Ba, B, bu, be. So yung be po, yung ating pong imperative form. Or gagawin, para po maging imperative form, yung B, gagawin po natin B. So asobi mas, yan po is magiging asobe. Okay po. So asobe, na yung ibig sabihin po niyan, syempre iba na po yan. Kung asobi mas is to enjoy oneself, ibig sabihin ng asobi mas maglaro-laro ka dyan, mag-aliw-aliw ka dyan. Yun po ang ibig sabihin ng asobe. Pautos po yan. Okay? Next po natin is meron po tayong yomimas. Okay po. Yomimas, meron tayong yomimas po dito. Ibig sabihin po niyan is to read. Okay? O ibig sabihin po niyan is magbabasa. Siyempre, meron po tayong mas po dito. Kasi kailangan po natin sa imperative form, kapag gagawin imperative form, tatanggalin po natin si mas. Kapag tinanggal po natin si mas, yan po is magiging yomi. Okay po. So, meron tayong yomi po dito. Ngayon, gagawin natin imperative form. Yung isang, gagawin po natin esang. So, yomi mas, gagawin po natin imperative form. Yung mi, gagawin po natin ma, mi, mu, me. So, ang esang po ng mi ay me. So, yan pong yomi mas, yan po is magiging yome. Okay po. So, yomi mas is magbabasa. Kapag sinabi niyong yome, basahin mo. Yun po yan, pautos po yan. Tandaan po ninyo, kapag sinabing meri, kay pautos po yan. Okay po. Next po is shinimas. Okay po. Shinimas nang ibig sabihin po is to die. Okay, mamamatay po. Okay? So, shinimas po, kailangan po nating tanggalin po si mas. Kapag tinanggal po natin si mas, yan po is magiging shini. Okay po. So, meron tayong ni po dito. So, sa ni po, gagawin esang na, ni, nu, ne. So, meron po tayong ne. So, yan pong shini ay magiging shine. Okay po. So, shine, ibig sabihin mamatay ka na. Yun po yan. Pautos po, mamatay. Yun po ang ibig sabihin po ng shine. Okay po. Next naman po is kakimas. Okay po. So meron tayong kakimas po, ibig sabihin to write or magsusulat. So kakimas po, unang gagawin po natin para maging imperative form, tatanggalin muna po natin si mas. Kapag tinanggal po si mas, yan po is magiging kaki. Okay po. So ngayon, meron po tayong ki. So ano po bang e-sound ni ki? Kakikuke. So meron tayong ke po. So gagawin po natin siyang e-sound po. Yan po is magiging kake. Okay po. So kakimas, kapag ginawang imperative form, yan po is kake.
Okay po. So kake, ibig sabihin po is magsulat ka. Pautos po yan. Okay po. Next po natin is isogimas. Okay? Isogimas, ibig sabihin is to hurry or magmamadali. So ngayon naman po, kagaya ng ginagawa natin palagi, tatanggalin natin si mas. Kapag tinanggal po natin si mas, meron po tayo ditong isogi. Okay po. So isogi, gagawin po natin esang, kasi yun po yung rules po sa group 1 para maging may reikay po. So gi, gagigu, ge. Dapat po yung gi is gagawin natin ge. So yan po is magiging isoge. Okay po. So meron tayo ngayong isoge. Okay po. Isoge, nang ibig sabihin po is to hurry or magmadali ka. Pautos po yan. Okay? Next naman po is hanashimas. Hanashimas nang ibig sabihin po is to speak or kaya naman po to talk to someone. Okay po? So hanashimas, kagaya ng ginagawa po natin, tatanggalin muna po natin si mas. Pag tinanggal po natin si mas, meron po tayo ngayon tayong hanashi. Okay po. So yung hanashi po natin, meron tayong shi. Gagawin po natin esang. Sensei, yung isang ba ni shi ay she? Hindi po. Magbe-base po kayo sa alphabet. Sa shi, su, se. So ang esang po ni shi ay se. So yan po is magiging hanase. Okay po. So hanase, ibig sabihin magsalita ka. Pautos po yan. Okay po. So tatandaan po ninyo, kailangan nyo po itong imperative form. Kasi po, mas ginagamit lalo sa mga traffic sign, nakalagay po is tumare. Sabihin, tumigil ka. Okay po. Kaya kailangan nyo din pong sauluhin po kung paano po mag-mereikay po. Okay? So tandaan ninyo, sa group 1 po ang kailangan natin is isang, gagawin po nating esang. Yun lang naman po yung mahalaga. Siyempre, mag-iingat din po kailangan na pag nagpunta na po kayo ng Japan. Kasi pag nagpunta po kayo ng Japan, masanay na po kayong gumamit ng mga dictionary form. Ibig sabihin, baka sabihin nyo, eh, sensei, di ba meron tayong kaimas? Di ba nagiging kau siya sa dictionary form? So, ibig sabihin, sabi ni sensei, isang gagawing esang. Eh, yung kau, wala naman siyang i. So, wala siyang lalagay. Hindi po. Siyempre, yung kau po, naka-dictionary form po siya. Kung sakaling naka-dictionary form po kayo, yung usang, gagawin nyo lang pong esang. Ganun lang po kasi yun. Okay po, so tandaan nyo po, basta tinawag po may reikay or imperative form, ibig sabihin po yun, pautos po yan, strong command po ang ibig sabihin po niyan. Sa group 1, isang gagawin lang po natin, esang. Next naman po natin is para naman po sa group 2 po. So may reikay pa din po siya, that ibig sabihin po is imperative form pa din po siya. Pero ito naman po ngayon is para naman po to sa group 2. Okay, sa group 2 po, yan po lagi yung pinakamadali. Sa group 2, ang gagawin lang po natin is omit mas. Tatanggalin lang natin si mas, then add ro. Hindi po ru ha, ro. Kasi kapag ru ang dinagdag din nyo, magiging dictionary form po siya. Pero kapag ang dinagdag po ninyo ay ro, yan po is magiging imperative form. Tandaan po ninyo ha, kapag group 2, tanggalin si mas, and then maglagay lang kayo ng ro. Ro na malambot, hindi po yung ru ha. Ro na malambot. Okay po? So, ganun lang po siya kasimple. Ibig sabihin na din po niya is pautos na din po yan. Okay po? Halimbawa, meron tayong agemas. Agemas, ibig sabihin po niya is to give. Diba? Ibig sabihin magbibigay. Okay? Ngayon, kapag po tinanggal natin si mas, yan po is magiging age. Okay po, sabi nga nila sa group 2 lang naman po, istatanggalin lang si mas, then lalagyan lang po natin ng ro. Group 2 po yan na, sa group 1 iba. Isang gagawing esang. Sa group 2 naman po, tanggalin si mas at lalagyan lang ng ro. So yan po is magiging agero. Okay po. Agero, ibig sabihin, magbigay ka. Yun po, ibig sabihin, pautos po yan. Pautos po. Tandaan po niya yung agero na yan. Pero agite kudasai. Yun ang katumbas niya. Kaya lang yung agite kudasai is polite form. Pero pag sinabi niyong agero, imperative form po siya, pero strong command po siya. Okay? Next po is tabemas. Tabemas, ibig sabihin po is to eat or kakain po. So ngayon, syempre, meron tayong tabemas dito. Kagaya ng nakalagay natin, tatanggalin muna natin si mas. So meron tayo dito, okay.
tabi. Okay po. So meron tayong tabi po ngayon. Okay po. Kagaya ng nakalagay po natin sa group 2. Group 2 po ha. Siyempre mga e sound po yung mga verb na yan. Ang mahirap lang sa group 2 is meron siyang special. Yung 15 po na binigay ko sa inyo. Siyempre may kanta pa din yung kantahin nyo naman po yun. Okay po. So tabi po. Ngayon po meron tayong tabi po dito. Okay? Kagaya ng nakalagay po, lalagyan lang po natin ng ro. So tabi mas magiging tabero. Okay po. So tabero, ang ibig sabihin po ng tabero is kumain ka. Pautos po yan. Yun po ang ibig sabihin po niyan. Okay po. Next po natin is mimas. So mimas po, kasama po siya sa special po na 15. Okay po. So mimas, ibig sabihin is manunood. Okay po. So mimas, tatanggalin lang natin si mas. So yan po is magiging mi. Okay po. So ngayon, lalagyan lang natin ng ro kasi yun ang rule sa group 2, di ba? So yan po is magiging miro. Okay po. So miro, ibig sabihin tumingin ka. Okay po. Pautos po yan. Tandaan po ninyo sa group 2, hindi po siya ganun kahirap. Ang mahirap lang sa group 2 is dapat alam nyo yung group 2 siya. Is, kailangan e-sound siya or kaya naman po kasama po siya sa 15 na special po. Okay? Next po is nemas. Ibig sabihin is to sleep or matutulog. So nemas, tatanggalin lang po natin si mas. So magkakaroon po tayo dito ngayon ng ne. Okay po. So ngayon, para maging imperative form po siya, lalagyan lang po natin ng ro. So yan po is magiging nero. Okay po. Nero, ibig sabihin po ng nero, yan po is pautos. Ibig sabihin po is matulog ka. Yun po ang ibig sabihin niyan. Okay? Iba po yung mga neyo, iba po yung tabeyo, iba po yun na. Ito po is meireike po to. Yung nakaraan po is ikoke. Diba po? Ito po is meireike, imperative form po, pautos po ito. Tandaan nyo po yan. Halimbawa, nakakapanood kayo ng anime, ito yung madalas sabihin po namin. Yamero! Ibig sabihin is yamero. Yamero, galing po siya sa yame, must to stop. Sabi, pag sinabi, yamero, ibig sabihin po niya is, magsitigil kayo. Okay po, yun po yan, kung madalas po kayo manood ng anime, mapapakinggan nyo po yan. Okay po, tandaan nyo lang po, ganyan lang po kasimple sa group 2. Tanggalin lang si must at maglalagay lang ng ro. Isipin nyo na kung group 2 po ba or group 1 po ba yung verb. Kasi dyan lang naman kayo magugulahan eh. Pero once na alam nyo na kung group 1, group 2 or group 3 yung verb, hindi na po kayo mahihirapan dyan. Tandaan ninyo, sa group 2, tanggalin lang si must, lagyan lang ng ro. Ang ibig sabihin na po nyo is imperative form na po siya or ibig sabihin sa Nihongo po is may, re, ke. Next po naman natin is para naman po sa group 3. Okay? So sa group 3 verbs, kung papansin po ninyo, palaging ganito lang sa group 3. Yung shimasu po, papaltan lang po natin. Kung diba sa nai form, shimasu, gagawin shinai. Diba po? Dito naman po sa meireike po, sa imperative form po, yung shimasu po is gagawin nyo lang naman po siyang shiro. Okay? Shimasu, gagawin nyo lang shiro. Hindi shiro ha, iba po yung shiro. Okay po? Shimasu, gagawin nyo lang shiro. Okay po? So halimbawa, meron kayong example na benkyo shimasu. Benkyo shimasu na ang ibig sabihin ko is mag-aaral. Okay po? So benkyo shimasu, gagawin nyo siyang imperative form or meireike po. Napakasimple lang. Yung shimasu po sa benkyo shimasu, ito mismong shimasu po dito, gagawin nyo lang siyang shiro. So benkyo shimasu, kapag ginawang imperative form, yan po is magiging benkyo shiro. Malambot po ang shiro. Okay po. So benkyo shimasu na mag-aaral, ibig sabihin ngayon is benkyo shiro, na ang ibig sabihin po is mag-aaral ka. Pautos po kasi yan. Tandaan po ninyo, yung group 1, group 2, group 3, pag ginawa yung meireike po, ibig sabihin, pautos po siya. Kaya wag, ibig sabihin, gawin mo yung verb. Pautos po, strong command po siya. Okay po? Next po natin is denwa shimasu. Okay? Denwa shimasu na ibig sabihin is to make a phone call or tatawag. Okay po? So denwa shimasu, kagaya ng sinabi ko, sa group 3, shimasu, gagawin lang nating shiro. Denwa shimasu, yan po ay magiging denwa shiro. Okay po. Denwa shimasu, naging denwa shiro. Ibig sabihin is tumawag ka. Yun po ang ibig sabihin po kapag may reike or pautos po.
Okay, tandaan po ninyo mabuti to, ha. Tandaan po ninyo mabuti. Kasi ang dami niya po, may potential form po kayo, meron kayong i-OK, may mga ganun na po kasi kayong ano, form. Kaya siyempre, dapat tandaan po ninyo kung ano din po ang meaning po nila. Diba? Pag meron kayong potential, yun po yung kakayahan. Kapag meron kayong i-OK, yan po yung let's do the verb. Diba po? Kapag meron naman po kayong imperative form, yun naman po is yung pautos po, imperative form po na gawin po ninyo yung verb. Yun po ang ibig sabihin po nito. Okay po? So meron tayong shimas. Shimas ibig sabihin is to do or gagawin. So shimas po, syempre yung shimas nga po, gagawin lang po natin siyang shiro. Okay, pag sinabing shiro, ibig sabihin, gawin mo yan. Yun po ang ibig sabihin po nung speaker po. Kung kayo po mismo yung magsasabi po niya. Okay? Ngayon, di ba nga po, dito po sa group 3 po, meron tayong special. Ang special po dito is yung shimas. Okay? Yung shimas po, kapag yung kimas po pala, kimas, yung tukam na kimas. Okay po? So, yung kimas naman po na tukam, kapag po siya is gagawin po natin imperative form, hindi siya yung koro, hindi po ganun. Yan po is magiging koy. Okay? So, tandaan po ninyo, ha. Ang kimas kapag ginawang imperative form, yan po is magiging koy. Okay? Koy. Ibig sabihin, punta ka dito. Yun po ang ibig sabihin po ng koy. Okay po? Imperative form po siya. Okay? Sana, natandaan po ninyo kung paano po natin gawing imperative form ang group 1, group 2, and group 3. Group 1, isang, gagawin lang nating esang. Group 2 naman po, tanggalin lang si mas at lalagyan po natin ng ro. Then group 3 naman po, yung shimas, gagawin lang natin shiro. Kaya lang sa group 3 po is meron tayong isang special. Yung kimas is gagawin po natin koi. Koi po, ha? Koi. Hindi po kuro. Koi po yan. Okay po? So yan po yung tatandaan po ninyo para sa imperative form po. Imperative form, kagaya po ng sinasabi ko, ito po ang ibig sabihin po nito is pautos po to. Ibig sabihin, inuutosan po ninyo yung kausap po ninyo ng gagawin po. Ito po is strong command po. Mostly ang gumagamit lang po nito ay para lang po to sa mga lalaki. Pero syempre, marinig din po yan kasi may iba't ibang klase po kung kailan ginagamit po ito pong imperative form po na ito. Next naman po natin is prohibitive form po, or kaya naman po sa Japanese to kinshike. Okay? Prohibitive form or kaya naman po sa Japanese po yan to kinshike. Okay? Ngayon, ano po naman yung kinshike na tinatawag? Kung ang meireki po ibig sabihin is katumbas po niya is tekudasai, or gawin mo ang verb. Kapag naman sinabi po ninyong prohibitive form or kinshike, yan po is yung don't do the verb or yung naide kudasai. Huwag mong gawin ang verb. Okay? So, madali lang naman po itong prohibitive form. Bakit po? Kasi ang kailangan nyo lang sa prohibitive form ay dictionary form ng verb. Group 1, group 2, or group 3. Basta marunong kayo mag-dictionary form at lagyan nyo lang po ng na. Siyempre, kapag sinabi ninyo yan, kailangan strong kasi strong command nga din po ito, eh. Kung yung may reiki yan po is gawin nyo yung verb, ang prohibitive form naman po ng kinshike, ibig sabihin po nyo is huwag mong gawin ang verb. Okay po? Huwag gawin ang verb. Ang katumbas naman po nito is naide kudasai. Yung verb naide kudasai is don't do the verb or huwag gawin yung verb. Ito naman po is don't do the verb din po, kaya lang strong command din po siya. Okay po, tandaan nyo po, ha, iba yung meireki, ibig sabihin ng meireki is gawin mo yung verb. Iba din yung kinshike or prohibitive form, kasi ang ibig sabihin naman nito is huwag mong gawin yung verb. Inuutosan kang, pautos din po siya, pero ang ibig sabihin po is huwag mong gawin yung verb. Okay, so madali lang, dictionary form lang, lalagyan nyo lang po ng na. Okay, syempre dapat pag binigkas ninyo, may strong din po yung dulo na na. Okay, halimbawa, meron tayong ikimas. Ikimas, ibig sabihin is pupunta. Diba po? Pupunta siya or to go. Kapag yan is ginawang dictionary form, yan po is magiging iku. Ibig sabihin pa din po yan is pupunta. Kaya lang kapag nilagyan nyo po yan ng na, iku na. Ganun po, ha? Iku na. Kasi pautos nga po yan. Strong din po kasi yan. So, iku na. Kapag yun is naging iku na, ibig sabihin po is huwag kang magpunta. Okay po? Huwag kang magpunta. Pautos po yan. Don't do the verb or don't go ang ibig sabihin po yan. Kaya nga po tandaan ninyo, iku na. Kailangan yung na matigas po pag sinabi po ninyo. Kasi strong command nga po ang ibig sabihin po niyan. Tandaan po ninyo mabuti yon.
Okay po. So, ikuna, ibig sabihin po niya is don't go or wag kang pumunta. Okay po. Next po natin is suimas. So, tabako suimas. Sabihin, magsisigarilyo. Okay, doon po nang galing yan. So, tabako suimas or suimas, gagawin po natin siyang dictionary form. So, ang dictionary form po niyan is su. Okay po. So, su. Ngayon po, syempre, gagawin natin siyang prohibitive form. Lalagyan lang po natin yan ng na. Suna. Tabako, suna. Okay? Ibig sabihin po nun is, suna, yan po is huwag kang magsigarilyo. Okay po? Huwag kang magsigarilyo. Pautos po siya, kaya lang po, kabaliktan dan siya ng meireke. Ang meireke is gawin mo ang verb, pero yung kinshike is pautos na huwag mong gawin ang verb. Okay? Kaya pag sinabing tabako, suna, ibig sabihin po, huwag kang magsigarilyo. Okay po? Next po natin is sawarimas. Sawarimas, ibig sabihin po niyan is to touch. Okay? Or hahawakan po. Ngayon, syempre, gagawin po natin siyang dictionary form. Paano po ba siya gawing dictionary form? Yan po is magiging sawaru. Okay po? So, meron po tayo ngayong sawaru. Okay? So, sawaru, dictionary form po yan. Ibig sabihin, hahawakan po yan. Ngayon, syempre, gagawin po natin siyang prohibitive form. Lalagyan lang po natin yan ng na. Dictionary form na may na. So, meron tayong sawaru na. Okay? Sawaru na. Ibig sabihin ng sawaru na is, wag mong hawakan. Or pwede mo sabihin na, kunwari, galit ka siyang tao, hinahawakan. Sawaru na. Ibig sabihin, wag mo akong hawakan. May ganun pong instances. Okay po? Tandaan po ninyo, kailangan po ninyo, syempre sa dulo po, may tigas po yung pagsasalita po ninyo. Okay po? Hindi, sawaru na. Hindi po ganun yun. Sawaru na. Ganun po yan. Ibig sabihin, wag mo akong hawakan. Okay po? Next po natin is mimas. So, mimas po gagawin natin dictionary form. Ang dictionary form po ng mimas, yan po is miru. Okay? So, merong mimas na ibig sabihin is manonood. Pag sinabi niyong miru, manonood pa din po yan. Dictionary form lang nga po eh. Ngayon, syempre, gagawin po natin prohibitive form. So, lalagyan lang po natin ng na. So, yan po is magiging miru na. Okay? Miru na. Ibig sabihin na po ng miru na is huwag kang tumingin or huwag tingnan or huwag kang manood. Yun po ang ibig sabihin ng miru na. Tandaan po ninyo, strong command po to. Ang kabaliktaran lang siya na may reiki kasi may reiki is gawin mo, ito is huwag mong gawin yung verb. Okay? Next naman po is akiramemas. Akiramemas, ibig sabihin po is to give up. Okay? Ibig sabihin susuko po. So, akiramemas, gagawin po natin siyang dictionary form muna. So, yan po is akirameru. Okay? Akirameru is to give up pa din po. Siyempre, gagawin po natin siyang prohibitive form. So, yan po is lalagyan po natin ng na. Akirameru na. Yun po yan. Akirameru na. Ibig sabihin po ng akirameru na is huwag kayong mag-give up. Okay? Yan yung pinakatatandaan po ninyo para madali yung masaulo. So, ibig sabihin, sabi ni Sensei, huwag daw ako mag-give up. So, akirameru na. Na. Nilagyan ko lang ng dictionary form, nilagyan ko lang ng na. Ibig sabihin na po nun is pautos po sa inyo na huwag yung gawin ng ang verb po, strong command lang po siya. Okay po? So, akirameru na. Minasang, akirameru na. Huwag kayong mag-give up. Okay? Next po is untenshimas. Untenshimas is to drive or magda-drive po. So, ngayon, syempre, gagawin po natin siyang dictionary form. Ang dictionary form po ng untenshimas is untensuru. Okay? So, untensuru, ibig sabihin is magda-drive. Lalagyan natin siya ng na. Yan po is magiging untensuru na. Okay? So, untensuru na, ibig sabihin po niyan is huwag kang mag-drive. Okay? Untenshimas, naging untensuru na. Ibig sabihin po is huwag kang mag-drive. Pautos po yun. Okay? Next po is kimas na to come. Okay? So, yung kimas na to come, kapag ganawang dictionary form, syempre special po siya sa group 3, yan po is magiging kuru. Okay? Sana naaalala po ninyo. So, kimas po, naging kuru. So, ngayon po, gagawin po natin siyang prohibitive form. Lalagyan lang po natin dito ng na. Okay? So, yan po is kuru na. Okay? Kuru na, ibig sabihin po niyan is huwag kang pumunta dito. Yun po ang ibig sabihin niyan.
Okay? So, huwag kang pumunta dito. Corona, huwag kang pumunta dito. Okay po? Yan po ang prohibitive form. Okay? Napakasimple lang kasi. Dictionary form lang po, lalagyan nyo lang po ng na. Siyempre, dapat tama din po yung hot zone or yung pronunciation po ninyo. Kasi kaya nga po nagkaroon tayo ng may case saka prohibitive form or imperative form saka prohibitive form kasi nga po mga strong command po yan. Kapag sinabi may reiki, inutusan kang gawin mo yung verb. Strong command din po. Ngayon, kapag sinabing prohibitive form, inutusan ka, huwag mong gawin yung verb, ano din po siya, strong command din po siya. Tandaan po ninyo, sa prohibitive form po, dictionary form lang po, lalagyan nyo lang po ng na. Siyempre, dapat marunong po kayong gawing dictionary form yung isang verb po. Kasi kapag hindi nyo po alam gawin po yung isang verb po, paano nyo po siya magagawang prohibitive form? Dictionary form lang po yung mahalaga po dito kasi lalagyan nyo lang naman po siya ng ne. Siyempre, especially, mahalaga din po yung vocabs po ninyo. Yung mga vocabs po ninyo, tinatago po ninyo sa baul na kailangan nyo na pong gamitin. Siyempre po, para po dito po yan sa mga gantong sitwasyon po na meron po kayo i-conjugate po ng mga verbs po ninyo. Okay? So, tandaan po ninyo, meron tayong may reiki na imperative form at meron tayong kinshike na prohibitive form. Lahat po sila, pautos po sila, strong command po sila, kaya lang pagkakaiba ng dalawa, ang may reiki or imperative form is pautos na gawin yung verb. Ang kinshike or prohibitive form is pautos po na wag mong gagawin ang verb. Ang katumbas po ng mereike is verb te kudasai. Ang katumbas naman po ng kinshike or prohibitive form ay verb naide kudasai or yung wag gawin yung verb.